aware ka ba na kamukha mo si Danita Panero? Yes po, hindi lang po siya yung sinasabi nilang kahawig ko, marami po, kaya hindi naman po sa akin bago na sabihin po nila na si Meg, may kamukha kang ganito, may kamukha kang ganyan. Aware na ako. Paano naman ang banding ninyo ni JC dependent dito sa Mono Design? No talk daw po, hindi. Hindi, nag-uusap po, nag-uusap naman tayo, di ba? Nag-uusap naman po sa set. Siguro may times lang po na kanya-kanya kami ng business sa set. Like ako super focused sa script pag may ano, pag ninenervyos, pag sobrang critical yung eksena. Pero pag ano naman po, pag fun yung eksena, nagkakausap naman kami ni JC. And like pag hindi naman taping like yung kanina, kulitan po. Relax na po kami sa isa't isa naman ni JC. Wala bang conscious effort na kailangan maging sexy ako dahil ako yung bida? Baka kasi daming mga sexy nakasama dito sa series. Well, hindi lang po kay Ellen siguro. Sa buong ano, na kapag nakikita mo kasi sila na nag-e-effort sa ano nila, sa katawan nila, sa diet nila, syempre may inspired ka na ano din, na gawin din. Since ikaw yung nagdadala ng show, so kailangan para sa lahat makita nila na umihilera naman. Sa akin naman po kasi, naniniwala po ako na kapag may talento ka, kaya mo pong gawin kung ano po yung binibigay sa yung role. Hindi porket sexy yung ginawa mo ngayon, yun na. Depende po yan sa kakayanan mo, kung hanggang dun ka lang po talaga. Pero kung ikaw yung klase ng tao na mag-challenge din po sa ibang role, like hindi lang naman po ako dito nag-umpisa sa pa-sexy na lang, nagkaroon din po ako ng pag-meetups na role. So, nag-i-evolve lang po ng more challenging role para sa akin, hindi po para sa sexy lang. Dahil may naniniwala naman po ako may talento naman po. Thank you. Gano'ng kahirap yung role na may buhok-buhok sa mukha at sa katawan? Anong ilalagay sa'yo? Thank you po. Thank you very much po. Para naman po doon sa character ko naman po, aside from mahirap yung prosthetics dahil sa tagal niyang kinakabit, tapos ang tagal din po niyang tinatanggal, yung character po kasi madaming layers. Yun po yung natutunan ko kay Direct FM. Hindi lang po siya iisa, madami siyang klase ng emotions na dapat ipakita. Nato-challenge ako kasi kailangan ko siya ma-portray ng maayos na hindi siya magmumukhang malandi sa harap ng tao, pero sexy siya na inosente sa ang dating niya sa television. So, yun po yung challenge sa akin kasi hindi naman po, dito ko nalaman na hindi naman po lahat ng pag-artist basta-basta na lang. Kailangan meron at pinag-aaralan ng mabuti. Kaya, naging ano po siya sa akin, mahirap for me, pero kinakaya po. Surviving. Moon of Desire. Ngayong March 31 na sa Kapamilya Gold.